Pupunta na kami ng Taipei 101 to experience the fastest, one of the fastest elevators in the world. Pero, kailangan namin pumila, so that's why, kailangan namin mas maagang pumunta doon para mas mauna kami sa pila. Naka-promo ngayon ng Taipei 101 sa pag-akyat sa observatory. Nagkakost lang siya ng 101 NT. So yun na guys, papunta na kami ng Futong Station and then bababa kami ng Taipei Main Station para maglagay sa lockers, sa locker ng mga gamit namin kasi hassle pag bit-bit namin lahat. So yun, isa sa mga tip, gamitin niyo yung locker dun sa mga main, sa mga station kasi safe naman yun. Safe naman na mag-iwan ng gamit. Syempre, pero ang iiwan nyo dun is yung mga excess lang sa gamit nyo. Pero yung mga personal at saka valuable things mo, nadaling nyo sa'yo. Kasi para mas safe. Safe yung lockers, pero mas safe kung dala nyo yung mga importante na. So ngayon, nakapila kami dito sa labas ng Taipei 101. Bale, 9 o'clock pa in the morning ang open. So, mag-taste muna ng mainitan, di ba? Haba ng pila, guys. Sobrang daming tao. So, dumating kami dito 8:30. And then, exactly 8:30 nag-open yung pinto, papasok ng 101. Pero, yung start yata ng pag-akyat is 9 o'clock. So, yan yung pila. Ang dami lang nakapasok sa loob. As in, madami. Madami. At ang dami pa rin dumarating ng mga tao. Ayan. We're inside the Taipei 101 mall. Pero ganyan pa rin talaga kahaba yung pila. As in, mahaba talaga. And, yun. No choice ka kundi maging disciplined. So, paano naman? Kumusta naman kayo dyan? Busy sila. Walang power para sa mga kain. Wala pa mga kain. Wala pa kasi kami mga almusal, wala pa kami mga kain. So, taste ganda. Taste ganda para sa paggala, di ba? Taste gutom. Ito na yung loob. Ayan. O, di ba? I told you. Bawat floor, pamahal ay pamahal. Like, Louis Vuitton. And here, merong Christmas village na para sa mga teddies. And ang ganda. Ay, hostel pa na. Tapos, Burberry. And then, yan. Ang ganda dito, oh. Update, guys. Nasa pila pa rin kami. And, it took maybe 30 minutes na sa pila bago kami makapunta dun sa observatory. So, bibili pa lang to ng ticket, ah. Pag pila pa lang to, pagbili ng ticket, paakyat. So, maybe we will cook again, maybe another 30 minutes. 30 minutes to wait. Guys, update. Nandito pa kami. As in, nakapila pa. Ayan, nandito pa lang kami sa entrance, papuntang observatory. Napagbili ng ticket, not yet on the observatory, but sa pabunta pa lang sa pagbili ng ticket. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kahaba yung pila, guys. As in, sobrang haba. Pila na kami and malapit na kami bumili ng ticket. So, kailangan lang ng ARC or any ID yata na pwedeng identification na nandito ko sa Taiwan. Maybe passport pwede. Ito try namin kasi wala silang ano, copy lang ng ARC. Meron sila. So, yun. Isang tao nga is 101. So, kailangan yan ng ARC, health card, pwede. Thank you! So, nakapila na kami pagpasok doon sa loob. So, yan yung entrance. So, we need to scan our bags and other belongings para siguro for the safety. Gamit natin. So, ito yung ticket namin for the Taipei 101 Observatory. So, yun na. Akit na kami later. So, ganyan pa rin guys. Sa dami yung tao sa loob. As in, pila pa rin.
Ayan, hindi makikita pagpasok. Diba? Ano nabifeel mo? Sasakay ka sa one of the fastest elevator in the world? Excited. Char. Char. So, we're going inside the fastest elevator in the world! Please look at the screens on both sides, indicating floor, height, medium height. The side on the monitor will be on the side. From the decade on the top, please from PTO on the west day mouse. Down to the monitor procedure, elevator will change to the note of the last season of the system. We have already arrived. We have arrived at the observatory, thank you. Wow, 430 seconds. What's your color of the pizza? 35. You can see here the beauty of Taipei City. So, ganyan na itsura niya sa umaga. Ayan, kita yung coastal area, ay yung mountain area, mountainous area. Tapos, sa banda dun sa dulo is the coastal area pa. Ayan. Oh my god. And we're so high. Anong natanong mo lahat? At parang laruan lang yung mga building sa baba. Ayun na guys, nandito na ako sa taas sa observatory sa 88th floor ng Taipei 101. So dito talaga yung mga yung observatory na pwede mo makita kung ano itsura ng buong Taipei City. Pero meron pa tong skyline, pero mas masyado siyang mahal kasi 2.7 yung bayad, pero doon ka na talaga sa tuktok at as in talaga naka-harness ka para hindi delikado. So yan. Ayan, yung pili mo malalaglag ka na. Ayan. Hanggang 91st floor, akit kami. So, okay. We'll try. 89 to 90. 384 meters na kami. Ninetieth floor. And then 386 meters to the 91st floor. Ito yung outdoor observatory. So ayan, lalabas kami dito. See the beauty from the outside. Ayan. So yun na yung taas. Sige na. Nandito, maraming tao, maraming mga nagpipicture. And yun sa likod. Kita from the outside na hindi masyadong greenish yung background na nagre-reflect kasi sa salamin. Kasi Taipei 101 is the tallest green building in the world. Hindi na siya yung tallest building, pero siya na yung siya pa rin yung tallest green building sa buong mundo. So guys, nandito na kami sa kaiikot namin. Nandito kami sa wind dumper. So makikita namin to. Yay! And that's it. Ayan! That's the wind dumper. So yan guys. At last, nakita ko na in person. Diba? Chun Mas Dumper ang pangalan niya. It is the world's largest and heaviest wind dumper. Okay, ang purpose niyan is to reduce the swaying ng building dahil nga sobrang taas, diba? So kung mahangin, may typhoon or kung ano man yung kalamidan, marireduce niya yung pag-shake or pag-sway ng building. Ngayon, ayan o. Look.
Mukhang pababa na kami at pupunta naman kami sa Bay 2 Hot Spring. See you later, guys. Okay, first of all, haggard na kami. Wala kami kapagod-pagod dahil. Pupunta naman kami ng Bitan. So, hindi na tuloy last destination for this day before umuwi. So, welcome to Bitan! So, yan yung suspension bridge. Mas maganda siya sa, ano, mamaya. Kasi mas may ilaw na siya. Mas maraming tao ngayon compared dati nung punta namin. Tapos may attraction pa dun sa dulo. Dati wala yun. Marami mading ipakita ang Bitan. So, yan taas na yan. Puro kainan. Restaurants, ganyan. Ayan. Ito yung 360 view ng lugar. Yung suspension bridge sa dulo, pero wala pa siyang ilaw. So, ito na yung lugar na yung taas kanina na pinapakita ko na sabi ko marami mga restaurants. So, yan. Ito yung tsura niya. Ang daming tao kumakain. Tapos maganda talaga. We tried this before. Nakakain na kami dito. And it's good. So, yan na. Maglalakad na kami. At mukhang paubalik na kami ng main station. And may live band dito lagi. Na nag-perform doon sa stage. Sa main stage nila gabi-gabi. So, yan. Ang Bitan. So, dito ko na tatapusin ang aking vlog. So, there you have it, fabulous people. Thank you so much for watching. Until my next vlog. Bye! She walks in fury into the night. Her blameless fires burn.